Okay, sige po, lapit sila po sa mikropo. Tuloy po. Sige po, pasok po kayo. Ayan. Ano po kami, sir? Officialist ng HOA. Ako po ang vice president. Siya po ang aming president. Napunta po kami dito, sir, para humingi ng tulong. Kasi 5 taon na po kami na na-relocate sa Barangay San Jose, Rodriguez Rizal. Ngayon po, sa sinasabi ng NHA nung kami po ay nasa Quezon City pa, naglian po kaming magkakaroon ng kuryente. Sa ngayon po talaga, Meralco wala pa po. 5 years na? Opo, nakasubmiter po kami sa San Jose. New San Jose Builders. Builders po. Bakit po kayo naka-connect sa San Jose Builders? Sila po sir, ang developer po ng aming relocation. Pero ang gusto niyo po magkaroon kayo ng sarili? Opo. Opo, para mas mura po. Ang laki po ng multa. Hindi. Kaya po nagre-reklamo kami na bigyan na po kami ng sariling linya namin ng Meralco. Sige po, kausapin natin si Ms. Eder Lozano, NHA Community Relations Team, Rodriguez Rizal. Magandang hapon po, Ma'am Eder. Magandang hapon po, Mr. Happy. Kasi po, ito po noong pong 2015 pa. Siyempre po, may design silang ginagawa. Pinapa-approve pa po yan. Kailan po sila magkaroon ng sarili? Dahil approve na yung design, next week po, mag-follow up po kami at makikipag-meeting uli kami sa kanila. Sige po. Sandali lang po, Ma'am. Mr. President, ano pong reaction niyo po sa mga sinabi ni Ma'am Lozano? Sana po yung mga pangako po ng NHA ay kanila pong tutuparin. Kasi po kami po mga officials po ng homeowners ay kami na po nang naipit. Mayroong mga cases talaga, po sir, na namamatay po ng sakit po na hika dahil sa kurente. So, Ma'am Eder, this time, yung pong sinasabi niyo, matutupad ho kaya yan? Joint ano na po yung effort ng Meralco at NHA kasi alam naman po namin yung kanilang sentimiento. Kaya next week po, ito po, tututukan po namin. Sige po. Ganito ho, Ma'am, sasamahan po namin sila para masiguro na talagang matutupad na yung mga pangakong narinig nila. Ah, sige po, sir. Okay. Sige po. Ma'am Eder, maraming salamat po, Ma'am Eder. Ha? Sa napakahalagang bahagi ng ating buhay ang kuryente. Alam naman po ninyo, may mga pagkakataon na beyond control ng NHA, beyond control ng developer, beyond control ng Meralco. Kaya po may mga pagkakataon na nakatagalan tayo. Sa ngayon po, ipapaliwanag po ng Meralco kung ano po yung commitment na ngayon, kung hanggang saan tayo magkakaroon ng power. Ako po pala si John Romano, tuloy po na sa akin. Ako po yung engineer na nakakasakop po dito sa inyo. Kami po sa Meralco, nandito po kami ngayon kasi gusto po namin tumulong sa inyo kasi alam naman natin. Sabi, tama nga yung sabi ni Sir Lloyd, is mas maganda kung meron tayong kuryente. Base po doon sa usapin namin noong muli sa opisina, dapat po yan, pagkatapos sa Augusto, meron na po kaming mga nakalatag na poste dito. Sabi po sa Meralco, kapag kayo po yung mag-apply ng sariling contador niyo po, inaabot po yan ng normally 30 days. Kaso dahil po tayo dito yung buntuhan at tayo yung nasa NHA site, yung 30 days po namin, pinagsipa po namin, ginawa namin 14 days na lang para mas mabilis po kami makapag-servisyo sa inyo. Ngayon, ang problema po natin, yung 14 days po na yun, nalalaanin niyo po, yun po eh, kapag napunta na po sa amin yung listahan. Kaya kailangan po natin, magluluan din po tayo kasi mayroon po ako, maglalatag kami ng mga poste, tapos wala naman po ang komplikante. Alam niyo naman po na lumapit kami. Tayo, kay Rapi po. Kaya kung hindi namin ito ay nilapit sa kanila, para sa amin po, hindi po mabibilis, magiging ganito kabilis ang action. Kailangan po kami, sir. Ang dami-dami na po namin.